Okay, happy Friday Racing, Bayangkara Rista. Araw nga tayo ng Biyernes, no? September 9, 2022. At bago tayo magsimula, shoutout muna tayo, no? Sa mga sumusuporta sa atin. Kay Batang Karerista Tips, no? Bago raw channel, pa-support na rin. Okay, so shoutout sa'yo at kay Boss Marshall Abbas. Boss, congrats sa nadali mo si GCT. Congrats sa'yo. Okay, so balik tayo sa karera natin sa Biyernes, no? September 9, 2022. Yung karera nga natin gaganapin sa Metro Manila Turf Club dyan sa Malbar, Batangas, no? So meron tayong 7 karera at usual weekday racing tayo, no? So alas 6 pasado yan yung race 1. Simulan natin yung mga giya. First winner take all, start ng winner take all race 1, no? Condition race 23, 1200 meters, magulong karera agad. Okay, first choice natin dito numero 4 na rin na si Kusing, sasakay niya ni CP Henson. So medyo atrasado lang nakaraan to, no? At medyo hindi maganda yung ikinilos sa labasan nito, pero konting buenas lang, tingin ko mananalo dito to sa grupong to si Kusing. Second choice natin numero 1, Santiago's Pride. So ito baka makaano naman, no? Maka mauna at ma-rate ng maayos. Malaki rin panalo nito. Yan si Lunar yung iniyati niyan. So sa race 1, first choice numero 4, Kusing. Second choice numero 1, Santiago's Pride. Okay, race 2 tayo. Class 4, 28 to 33 bracket, start ng peak 6, 1200 meters ang distansya. Okay, mukhang matibay numero 5, no? Couple entering Primetime Magic at Grand Laughter. Sa kanya ni Aram Garcia at ni Jericho Serrano, maganda tinakbo nung itong dalawang couple entering ito ng yung huling takbo nila, no? So tingin ko lamang to dito. Second choice natin numero 4, Grand Laughter, si Espari Jr. So siya yung second choice nga natin. Okay, so sa race 2, first choice nga natin couple entering numero 5, Primetime Magic at Dugong Bughaw. Second choice natin yung numero 4 na si Grand Laughter. Okay, next race tayo, race number 3, condition race 19 and 20 merge group, no? Start ng peak 5, distansya 1,200 meters. Okay, first choice natin dito, no, numero 5, full combat order. Sasakay niya ni RM Garcia, wag lang masyadong maiwan, no? Tingin ko may panalo to, malaki panalo. At yun nga, baka kasi magkalutsahan yung numero 1 at yung numero 4, no? At pati na rin numero 6, at baka ito yung makinabang. So, siya yung first choice natin. Second choice na rin natin, numero 1, AP Factor, JB Guse. Kung sakaling mauna at ma-rate ng maayos, tingin ko may panalo rin. Okay, so sa race 3, first choice numero 5, full combat order. Second choice numero 1, AP Factor. Okay, next race tayo, race number 4, start ng peak 4. Class 5, 11 to 15 bracket, distansya 1,400 meters. Okay, first choice natin, no? Numero 5, Jawo. Medyo may kababaan na sa grupo, no? Kaya lang, syempre, alam nyo naman yung connection nito, no? Parang ang daling madalas iayaw si kabayo, so tingin ko dito sobrang baba na. So kukuha pa rin ako ng second choice dito, yung numero 4, Batang Madrid, sa kanya ni Joel Siego. At third choice ko yung numero 2 na si Antique Collector, Ken Malapira yung gagabay dyan. Okay, so sa race 4, first choice numero 5, Jawo. Second choice numero 4, Batang Madrid. Third choice numero 2, Antique Collector.
Okay, next exercise tayo, race number 5. Class 4, 16 to 21 bracket. Distansya natin dito, 1,200 meters. Medyo magulong karera to, no? First choice na rin natin, numero 8, Smiling Lady. Jericho Serrano yung sasakay yan. At regular rider din naman niya to. So, tingin ko gamay pa rin ni Jericho Serrano to. Second choice natin, numero 1, Sheer. Sasakay ni C.S. Pari Jr. So, ito medyo nag-i-improve na yung mga huling takbo, no? At kuha tayong third choice, pang Dehado, numero 5. Great Connection, sasakay niya ni Lester F. De Jesus. Okay, so sa race number 5, ang first choice nga natin, yung numero 8 na si Smiling Lady. Second choice, numero 1, Sheer. Third choice, numero 5, Great Connection. Okay, next race tayo, race number 6, penultimate race natin for the day. Class 5, 6 to 10 bracket, distansya 1,200 meters. Okay, first choice natin dito, numero 2, West Pacol, sasakay niya ni JB Guse. So, consistency na lang yung titignan natin dito, no? At ito nga yung, parang siya nga yung pinakamaganda yung tinatakbo dito sa mga kalahok dito. So, siya na rin yung first choice natin. Second choice, numero 4, Polyok Island, sasakay niya ni JM Estorque. Okay, so ito gamay rin ni JM Estorque ito. So baka maparimati niya, no? At malaki rin panalo niyan. Okay, so sa race number 6, first choice nga natin yung numero 2 na si West Pacol. Ang second choice, numero 4, Polyok Island. Okay, next race, race number 7, last and final race tayo. Class 5, 6 to 10 bracket ulit, no? Distansya, 1,400 meters. First choice, numero 10, Can You Give? Sasakay ni Mark Angelo Alvarez, Cambio Jinete, at maganda yung post position, nasa labas. So, tingin ko malaki panalo nito. Second choice, numero 3 na rin, nasa Union Run. Sasakay ni RC Susan, medyo mababa na rin sa grupo to, no? Tapos magdadagdag akong dalawang Dehado sa paratingan ko, numero 7 plus sasakay niya ni CP Henson, at yung numero 8 na si Bukawe Rice sasakay niya ni AS Pare. Okay, so sa race number 7, first choice ko numero 10, Can You Give? Second choice numero 3, Union Run, at idadagdag ko yung dalawang Dehado sa paratingan, yung numero 7 na si Plus at numero 8 na si Bukawe Rice. Okay, so yun po yung mga giya natin para sa araw ng Biyernes, September 9, 2022, at sana po yung makatulong, no, sa pagpili nyo ng mga tatayaan. Okay, so inuulit ko po, kayo pa rin po masusunod kung saan nyo itataya yung pinagpaguran yung pera. Okay, good luck po sa inyong lahat at happy Friday racing, Bayang Karerista.